Kasama po natin ang haligi ng musika. Wow! Sa Pilipinas, Sir wow. Benny Saturno. Nakatapos lang ng press con ng pelikulang Kaibigan. Pero huling question ko na lang po yan. Yeah. Unang question po, Sir, sa mga nagdaang henerasyon po, lalo nang sa panahong bago magkaroon ng social media, ngayon may social media na, naging mas madali po ba sa mga manunulat ng musikang Pilipino ngayon kumpara po nung araw? Oo, laking bagay kasi bagong technology, mas madaling mag-record, madaling, and then yung production is much easier kasi yung analog, very expensive ang setup. So nowadays, because of the computer, mas madali for aspiring songwriters, new songwriters, and maraming sa online, maraming pwede kang matuto how to write songs. Yeah. At siyempre, kinukuha kayong mentor or judgment sa mga songwriting contest po. Mm-hmm. Ano po yung nakikita nyo pong madalas na parang, hindi naman pagkakamali, kakulangan sa mga bagong manunulat? Gaya ko, I can call myself as in commercial songwriter kasi humingi sa akin ng mga songs yung mga labels. So, mas bukas yung pintuan natin, bukas yung puso natin to whatever idea na babato sa'yo, para yun ang sulatin mo. Kasi pag masyado kang medyo idealistic, minsan ayaw mong buksan yung puso mo dun sa pinapagawa sa'yo, medyo mahihirapan. So, a good songwriter should be flexible. Kung gusto mo talaga matap or ma-conquer yung market, and of course, you should know what type of songs should be written for the country or dito sa atin, kaya dapat adjusted ka always. Nabanggit ko nga kay Sir kanina, ang paborito kong sinulat niya ay kumpara sa'yo. Sabi ko sa'yo, i-record mo. Kayo naman po, Sir, ano po sa lahat ng mga nagawa niyo ang pinaka-paborito? Well, syempre, number one yung Be My Lady, kasi yung Be My Lady yun ang nagbukas ng pintuan sa akin para makapasok sa commercial songwriting. So, because of Be My Lady, maraming mga record labels ang humingi sa akin ng songs, and isa pa sa paborito ko yung Sana Kahit Minsan ni Ariel Rivera. Sa mga bagong henerasyon naman po ng mga manunulat at mga awit ngayon, sino po yung nakikitaan yung magdadala sa kinabukasan po ng OPD? Well, napakaraming bata. Maraming bata ang mahuhusay sumula, gaya nito mga Forbes Page, gusto ko yung mga songwriting nila, itong grupo ng December Avenue, Ben and Ben, and mga tunog ng This Man. Actually, hindi natin mahihinto yung nangyayari sa ating music industry na talagang iikot yung music. So, tuloy lang tayo, makinig tayo, and then kung songwriter tayo, try nating mag-adjust to whatever type of music na hinihingi ng industriya para maging successful tayong songwriter. At saka huwag pusong mamon. Pusong mamon. Sige po, dalawa na lang po. Mensahe nyo po sa magulang ng mga yung mga magulang na pinag-aral nila sa mga magagandang paaralan yung mga anak nila, tapos biglang ang gusto pala ay maging musikero. Well, of course, siyempre hindi mo na may, kasi yung pagiging musician, nasa puso yan eh. So, siguro, yung pinakalala natin is nandyan lang naman, hindi mo mawawala. Kung halimbawa, talagang naging maganda yung career mo sa music, tuloy mo. But kung talagang tingin natin, for so many years, walang nangyayari, since nag-aral ka naman ng kolehiyo, meron kang fallback na pwede kang bumalik. Pero yung music naman, it can be a hobby or it can be a career. So, depende lang kung ano mangyayari sa'yo. Last na lang po, yun nga po, nandito, katatapos nung press con po ng pelikulang Kaibigan. Yes. Konting detalye lang po tungkol dun po sa sinulat nyo para dito sa pelikula. Well, yung Kaibigan is napakadaling nasulat kasi yung kwento, pag sinabi mo Kaibigan, ang dali namang explain ano ba yung Kaibigan. So, ano yung reality ng pagiging magkaibigan, bakit kailangan mo ng may kaibigan, and sino yung mga kaibigan. Ang Kaibigan is dapat yung totoo. Lagi ko sinasabi, ang kaibigan, hindi binibili. Kusa mong nararamdaman yung relationship na hindi pera, hindi bagay. Andun yung dapat yung pagmamahal na ang kaibigan, siguro na dun kapag kailangan ka ng kaibigan. Napapahusay, parang kantaril lang. Maraming salamat po, Sir. Thank you. Oh, don't forget, record mo yung song natin. Sige para sa'yo.